Ayan, ano po sa ating lahat. So, kaya pala ano, nasabi ni Kalinga Prab iyon kay Beyonce dahil kitang-kita po niya at napapansin din po niya. So, ano nga ba ito? Unang-una, ano, maraming salamat sa lahat ng Team EDC na naka-tune in sa aking channel. Ano, nagbibigay ng kanilang mga opinion sa loobin patungkol nga po sa ating iniidolo. Ano, at kita naman po natin ano na kung sa pagpapahalaga lamang po, no, di po talaga magsisisi ang mga sponsors kay Beyonce. Ano, kasi kita naman po natin kung gaano po niya ito ang pinapahalagahan. At isa sa lahat, ano, si Beyonce ay hindi po siya mapanlamang, hindi po siya mapagsamantala. Ano, so yung tipong hinihintay niya, inaabangan niya, although di po niya inaabangan eh, hinihintay niya lamang po ano kung may magbibigay sa kanya, hindi yung tipo na humihingi, di ba? Yung tipong kontento kung anong meron siya, maliit man o malaki, no? So napakasarap, no, napakasarap tulungan itong mga ganitong tao. Kaya nga po, si Kalinga Prab ay hangang-hanga kay Beyonce. Ano, napapahanga siya sa ugaling meron itong si Beyonce. Ano, dahil nga po sa katangiang meron siya, 'di ba? Kita naman po talaga natin kahit si Kalinga ito, ano ko tatanungin mo, ang ganda po ng ugali ni Beyonce at nakakabilib po talaga. Ano, at masasabi mo po talaga deserve po niya yung mga ibinibigay sa kanya ng mga sponsors. Yung tipong kahit napakaraming dala nila Kalinga Edu, hindi niya pinapangunahan na ano yan, ano ito. Hinihintay po niya na ibigay sa kanya ni Kalinga Edu, i-open nila Kalinga Prab, at yung sinasabi ni Kalinga Edu na, ay, ni Beyonce na, tubig po, kumain na po kayo, magmerienda po tayo, diba? So, which is na-appreciate po yan nila Kalinga Prab. At napapansin din po nila yung ganyang ugali. Kasi mula noon hanggang ngayon, hindi po talaga nagbago si Beyonce. Mas lalo po siyang bumait at naging humble.